Disclaimer lang po. Kung tinatalakay ko man po ang mga bagay na ito, hindi po upang tuligsayin ang sino man. Kung tinatalakay ko man po ang mga bagay na ito, ay upang huwag natin silang tularan at upang kapulutan po ng aral. At nakikiusap po ako na sana kung kayo ay magko-comment ay huwag po tayong babanggit ng pangalan ng tao, ng isang lugar o departamento, upang sa ganun ay mapanatili po natin yung kaayusan ng ating ginagawang pag-aaral. Sa topic po na aking tatalakayin, na ang paksa ay yung madalas na hindi napapansin yung kagaspangan ng pag-uugali at yung hindi magandang gawi ng ilan lang naman ng mga security officers, no? Hindi naman po lahat dyan eh, no? Ilan lang naman. Bagaman ang mga security officer ay may mahalagang papel sa pagpapanatili po ng kaligtasan ng security, mahalaga po na ating talakayin ang mga sitwasyon kung saan ay lumalagpas ang kanilang mga ugali. Sa lecture po na ito ay ating iisa-isahin, hihimayin ang kanilang mga ugali, no? Na hindi natin dapat tularan, mana pa ay dapat natin iwasan, no? Lalambing na may alaga po. Ano po ba ang kahulugan ng kagaspangan at ng hindi magandang ugali ng isang officer, no? Relax ka lang, relax. Gugulo eh, pasensya na kayo. Ang kagaspangan po at hindi magandang ugali ng isang security officer ay tumutukoy po sa hindi marangal, hindi maayos, hindi tama, at hindi po professional na pag-uugali, at hindi po angkop sa kanyang tungkulin, no? Sa pagganap ng kanyang tungkulin. Maaring ito po ay sa paggamit sa kanyang kapangyarihan, no? Ng labis, ng pwersa, pang-aabuso sa salita, yung sumisigaw ba, laging nakaangil, yung kausap mo ngayon, okay, maya-maya, iba na naman yung mood. Ano, yung diskriminasyon, no? At ang lalong malukot, yung kuminsan ay nanggigipit siya ng kanyang mga kasamahan. Yan po ay mga ibang mga anyo na hindi po tamang gawi at pag-uugali ng isang security officer. Ano, ganyan ang alala ko pag namimiss ako, pag day off ako eh. Now, ano ba yung epekto kapag yung isang security officer eh magaspang na ugali? Hindi maganda ugali. Yung sabi nila, kupal. Now, alamin natin, ano-ano ba yung maaaring maging epekto kapag ang isang security officer ay magaspang ang ugali, hindi siya marunong makisama sa kanyang mga tao, yung panasigaw, laging nakaangil, yung maayos siyang kausap mamaya-maya, iba na ugali, nagkakaroon po ng tinatawag na erosion of trust, no? Yung pagkalusaw ng tiwala. Kapag ang isa pong security officer ay nagpapakita ng kagaspangan o hindi magandang ugali, ang mga security officer po ay tinitingala, no, nung kanilang mga nasasakupan, kanilang mga tauhan. Kapag ganyan po ang ugali, ay nalulusaw ang tiwala at kumpiyansa nung kanyang mga nasasakupan na nakapaligid sa kanya. At ito po ay maaaring magdulot ng pagkasira ng magandang komunikasyon at cooperation sa pagitan ng mga tauhan niya. At nagpapahirap po sa kanilang kakayahan na maayos na magampanan yung kanilang tungkulin. Nagkakaroon din po ng negatibong pananaw, no? Yung perception, negative perception.
sapagkat ang ganyan pong ugali ay nagiging refleksyon, no? Hindi lamang bilang isang individual na officer, buong profesyon ng isang security. At ito po ay nagbibigay ng negatibong mga tinatawag na stereotype, no? Na siya pong sumisira doon sa kredibilidad ng mga security officer bilang sila ay tagapagtanggol ng kanilang komunidad o sa kanilang paligid. At yan po ay may mga legal consequences, no? O legal ng mga kaugnayan. Sapagkat ang kagaspangan po ng ugali ng isang officer ay nagdudulot po ng mga legal na kahinaan para sa officer, no? O sa kabuuan ng organisasyon na kanilang kinakatawan. May mga reklamo, minsan nauwi pa sa pagko-complain, no, sa demanda. At kapag mayroon pong mga ganyan ay nagkakaroon po ng tinatawag na disciplinary actions, na yan po ay maaring makasira o sumira sa reputation ng isang officer at nadadami po pati yung kanyang security agency. Now, bakit natin pinag-aaralan ng mga bagay na ito? Para ba manira ng isang officer? Hindi po. Ang mga dahilan po kung bakit natin ito pinag-aaralan ay upang hindi natin sila tularan. Hindi natin dapat gayahin yung kanilang kagaspangan ng pag-ugali, yung hindi nila magandang gawi. At ang dapat pong makita sa atin, yung tinatawag na professionalism. Yun po number one. Dapat na ang isang security officer ay maaasahan na siyang unang-unang magtataguyod ng isang mataas na antas ng profesionalismo at integridad. Isama na natin dyan pati yung excellence. Ang kagaspangan po ng ugali ng isang security officer ay sumasalungat po sa mga bagay na nabanggit. Ang profesionalismo, integridad at yung kagalingan, excellence. Maaari ito po ay sumira sa reputation ng industriya sa security o sa security industry. Now, sa usaping safety and security, kapag ang isa pong security officer ay may magaspang na pag-ugali o agresibong ugali, ito po ay maaari magpatas ng tensyon at magpahamak sa kaligtasan ng isang security officer sa publiko pagkat marami po siya nakakagalit. Kaya mahalaga po sa isang security officer yung mapanatili po nating tayo ay mapagpakumbaba, malumanay sa pakikisama, marunong makisama. Ito ay upang maibsan natin yung posibleng maging alitan at mapanatili po natin na kalmado ang lahat. At sa usapin naman po ng ethics responsibility, bilang ang mga security officer ay tagapagtaguyod ng seguridad o security, dapat po mayroong mga moral o ethical na pananagutan. Bilang ang mga security officer ay tagapagtaguyod ng security, mayroon po silang mga moral at mga ethical na pananagutan na dapat ay tratuhin ng pantay, patas, na may respeto ang lahat po ng individual na binibigyan natin sila ng dignidad. Ang kagaspangan po ng pag-ugali ay labag sa mga prinsipyo ng katarungan, ng karapatang pantao. Kaya dapat po mapanatili natin ang ating maayos na pagtrato sa ating mga kasama. Now, ano po ba ang mga kaparaanan upang maiwasan ang kagaspangan ng pag-ugali ng isang officer? Diyan po papasok yung mga training and education. Dapat po na nagbibigay ng komprehensibong pagsasanay ang mga security agencies doon sa tinatawag ng mga conflict resolution, communication skills, at ethical conduct. Ang patuloy po na education at mga training ay makakatulong po sa mga officer na magkaroon ng mga kinakailangang kasanayan sa pag-arap sa mga ganitong sitwasyon at yung responsibility
ang pagtatagpo ng isang malinaw ng mga gabay at protocol para sa pag-uugali at pagkakaroon po ng pananagutan ng mga security officer sa kanilang mga aksyon ay mahalaga po upang mapigil o maiwasan nila yung kagaspangan at hindi magandang ugali. Ang regular po na pagmo-monitor at pagtanggap ng mga feedback ay makakatulong din po upang ipakilala natin na sinusunod po natin ang mga anumang issue na maaring mangyari. Yan po ay sa part ng mga security agencies. At syempre, kailangan din po yung suporta na mapagkukunan, no? Ang pagbibigay po ng suporta ay napakahalaga po para sa mga security officer upang maging yung kanilang kalusugan, no? O mental health ay napagtutuunan po ng pansin ng mga security agency. Yan po ay makakatulong din upang mapigilan yung mga burnout na tinatawag, no? Pagbawas sa mga posibilidad na nagiging dahilan kaya hindi sila nagiging professional at nagiging gano'n ng kanilang mga ugali. Now, sa ating pong pagtatapos, ang kagaspangan po ng ugali at hindi magandang asan bilang mga security officer ay hindi po dapat paintulutan o tularan ng kahit sino man. Napakalaga po para sa mga security agencies na bigyan pansin natin ang professionalism, yung ethics na pag-uugali at pananagutan upang tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga officer at ng komunidad, no, ng mga detachment, mga post na kanilang pinagsisilbihan. Sa pamamagitan po ng proaktibong pag-address sa mga issue ito, ay maaari po nating tayo ay makalikha ng isang istruktura o kultura na mayroong respeto, tiwala at kahusayan sa industriya ng seguridad. Muli po, ito ang inyong lingkod, F. Santos ng Munting Kalaman. Sana po ay may natutunan tayo sa ating topic sa araw na ito. Magandang araw po muli sa inyong lahat.